posibleng ipatawag daw sa investigasyon ng Senado si dating Transportation Secretary Arthur Tugade kasunod ng nangyaring aberya sa air traffic management system ng CAAP noong bagong taon. Sa nilabas kasing artikulo ng Bilyonaryo.com, lumalabas umano na 2018 pa, naglabas umano ng 13 billion pesos na pondo ang Kongreso sa DOTR para nga sa backup system. Pero imbis na gamitin ay umano'y inilipat daw noon ng pamunuan ng DOTR ang pondo para pagandahin ang NAIA. Bagay na umano'y pinabulaanan po naman ang dating kalihim. Adal nga sa nangyari ng haimpo na resolusyon ang ilang senador para po magkaroon ng investigasyon sa isyong ito at umano'y ipatawag si Tugade. Posible daw ang kasing makompromiso nang nangyaring aberya ang ating seguridad at ekonomiya ng bansa, kaya dapat ay may managot. It doesn't only affect our economy because of the flight disruptions, but it will also affect our national security because we will be blinded if our radar and our air management system is not working. So we really have to get to the bottom of this at the soonest possible time. Samantala po naman, unti-unti nang bumabalik sa normal ang operasyon ng mga airline companies sa NAIA, pero may mga pasahero pa rin naghihintay sa kanilang mga lipad o flights. Aminado naman ang mga airline companies na mahirap tugunan ang mga pangangailangan ng napakaraming pasahero. General handling po talaga under force majeure. It's really just full refund, but we really tried our best to accommodate kasi po logistically pag tinignan niyo how do you hotel naman 37,000 passengers, and then nangyari po siya January 1, most hotels were fully booked. Fed Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.